Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, so ngayon po ay tuloy tayo sa ating pag-aaral at ang ating regular schedule talaga ay alas 12. Pero dahil ngayon lang uli tayo nagsimula, medyo napa-adjust mga kamatchas. Pero bukas po ay sisikapin po nating 12 o'clock, no? So sisimula na kagad natin 12 o'clock ng tanghalian. Ayan, so ngayon ang ating series na susubaybayan na bago ay ang tinatawag na The Best Challenger or The Best Chess Challenger na lalaban kay Magnus. Ayan, so dahil tapos na nga at nakuha na ang mga players na lalaro sa Candidates 2022, narito po ang mga players na yan. Ayan, no, pinangungunahan ni Alireza ng France, Fabiano Caruana ng USA, John Kersistov Duda ng Poland, and Timur Rajabov ng Azerbaijan, Jan Nepomniachtchi ng Russia, Richard Rapport ng Hungary, and Hikaru Nakamura ng USA, at Ding Li Ren ng China. Okay, so okay lang ba yung sound, Green? Okay lang. Okay, so yan po ang mga magbabakbakan na sa gitna si Magnus at nag-iintay na lang kung sino ang magcha-champion sa candidates. Siya ang makakaharap ni Magnus sa World Chess Championship. At dahil po dyan, ay aking kinuha lahat, no, ang kaunting impormasyon ng mga candidates player natin. Isinama ko na dito si Magnus. So, ayon sa federating standard, syempre number 1 si world champion Magnus Carlsen, sa rating na 2864, siya ay 31 years old ngayon. Bata pa, mga kamatchas. So, mas matanda lang pala ako ng 5 taon sa kanya, no? Di pala nagpapanlayo. Ding Li Ren ng China. Ayan, ito po, no. So siya yung ipapalit kay Sergey Karyakin ng Russia. So sa malamang siya na yan dahil patuloy ang pagpapataas ng rating at kinukumpleto ang number of games, no, bago matapos ang May. Ayan, kailangan maka 30 standard games siya bago matapos ang May para siya ang highest rated sa standard na ipapalit kay Sergey Karyakin. So 2809 ng rating, 29 years old. Bata pa. Alireza Ferrugia, ito ang nag-Grand Swiss champion. So, automatic nung nanalo siya, intimano, naitabi na kagad siya, no? So, 2804 ng France, 18 years old lang mga kamatchas. Ang bata pa. And isa pang lalaban sa candidates, Fabiano Caruana ng USA, 2781 ng rating at ang edad niya ay 29 years old. Ayan, babata pa, oh. Richard Rapport ng Hungary, ayan, kacha-champion lang ng leg 2 kung hindi ako nagkakamali, no. Leg 2, 26 years old. FIDE Grand Prix Leg 2. 26 years old lang. Wesley So, isinama ko na po, no, bagamat di naman siya maglalaro, pero mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit sinama ko 'yan, no. Si Wesley ay 28 years old, taga USA, 2773. So, katayid niya sa rating si Jan Nepomniachtchi ng Russia with 2773 sa edad na 31, mga kamatchas. Ayan, and Hikaru Nakamura ng USA, ayan, katatapos lang, no, nakuha niya sa FIDE Grand Prix Leg 3 ang huling slot sa candidates, 34 years old, ayun. 2759, Timur Rajabov ng Azerbaijan, dahil kung inyo pong matatandaan, nung nakaraan na ginanap na candidate sa Russia, hindi siya natuloy dahil kaputukan ng pandemic time, hindi siya tumuloy. Eh, tapos inihinto rin pala ang World Cup dahil nung umusbong na, pumutok na yung pandemic, ihinto rin pala. So, pinagbigyan ng FIDE si Timur Rajabov na makalaro naman ngayon sa candidates na nung nakaraan hindi siya nakapaglaro. Kasi nag-World Cup champion yan eh. So, bago pa si Duda, siya ang nag-World Cup champion. Ayan, kaya pasok siya dito. Siya ay nominated by FIDE. 35 years old lamang. So, halos dikit lang ang mga edad nila, no? 2753 ang rating at ang panghuli ay si John Kersistov Duda ng Poland na nag-World Cup champion sa edad na 23 years old lamang. Ayan, tumalo kay Magnus sa semifinals ng World Cup. Okay po, no? So nawala si Sergey Karyakin kasi nga ban siya for 6 months. Eh malapit na ang candidates eh. Kung hindi po ako nagkakamali, nakita ko June eh. June sa Madrid, Spain gaganapin. So tingnan natin ang updates, no, sa mga hinaharap pa ng FIDE. Okay, so bakit sinama ko dito si Wesley and si Magnus? Kasi ang gagawin ko ay lahat ng mga games nila, simula una na naglaban sila, bawat isa sa kanila ay lalahatin natin mga kamatchas. Kagaya ngayon, ang una nating i-analyze, World Champion Magnus Carlsen and World Cup Champion
John Kersisto of Duda, saan ba sila naglaban ng unang-una? Lalahatin natin para magkaroon tayo ng idea man lang kung sino talaga ang best challenger para kay Magnus sa darating na 2023 World Chess Championship. Okay, kaya lahat yan, maglalaban-laban yan based din sa kanilang mga naging record, ha? Una naging laban nila, pangalawa, pangatlo. Ayan, so hanggang sa yung iba mahihinto na dyan kasi tapos na yung mga naging games. At kung sino may pinakamaraming naglaban dito, makikita natin yan, mga kamatsas. Ganun din kung sino yung medyo gigit-git kay Magnus sa lahat ng mga games na ilaro nila kay Magnus. So magkakaroon tayo ng conclusion, sino ba talaga ang best challenger na po pwedeng gumit-git kay Magnus? Kaya iyan po ang ating series na susubaybayan ngayon habang nag-iintay tayo ng mga malalakas na tournament na paparating. Okay? So, simulan na kagad natin. Naglaban sila World Champion Magnus and World Cup Champion Duda noong 2015 sa Doha, Qatar. Okay? So, Doha, Qatar Masters ito. Naglaban sila sa round number 4 at ang format ay standard long game. 9 rounds with system. Okay, tingnan na kagad natin ang kanilang unang bakbakan. So dito, nag e4 si Duda, nag c5 si Magnus, knight f3, d6, d4, capture. So Sicilian Nidorf defense, so napaka sikat na sikat, no? Legendary Sicilian defense. Bishop e2, ayun, tumira lang ng simple lang si Duda, no? Kung tawagin ito sa ibang katawagan ay Karpov variation. Si Karpov paborito yan, saka si Anand. Nag e5, atake kagad sa knight. Nag knight b3, nag bishop e7, nag bishop g5. Ayun. So ang idea ng bishop g5 dito ay para nakaamba na po pwedeng kumapture sa knight para talagang totally madominate ang d5 square. So dito nag knight c6, develop lang si Magnus. Nag queen d3, interesting. Angat kagad ang queen. Kapag kaganitong inaangat, mga kamatsas, bukod sa may intensyon na magka-castling sa queenside, eh meron ding plano para mag-switch queen g3 pag nakapag-castling na at bubuhos ng pressure sa kingside. So yan ang queen d3, interesting. At naramdaman niya ni Magnus, nag knight b4 siya kagad para maistorbo. At dito nag queen d2, nag h6, neutralize muna, kumapture na. Yan talaga ang theory ng opening na ito, capture. At dito nag knight d5. So noong 2015 ginawa ito ni Duda, pero ngayon nitong nakaraang 2019 may mas bago na dyan. Knight B5 ang ginawa. So para mayroong kagad threat sa D6 at ayun, may discovered attack sa knight sa B4. Pero ang game na ito ay nauwi sa tabla, no, noong 2019. Mas bago itong knight B5. Pero tingnan natin 2015 move ni Duda na knight D5. Nag knight takes D5. Nag-queen takes D5. Ayun, ang intention dito ni Duda para i-pressure talaga ang D6 pawn. At dito nag-queen C7. Sumimple ng threat si Magnus. And nag-castle queenside na para na-depensahan na yung pawn. At the same time, yung tore ay nailipat sa D5 para atakihin naman ang D6 pawn. At dito nag-bishop E7. At nag-king D1. Nag-bishop E6. Nag-queen D3. Nag-castle. Ayan, nakalimutan ko po, no? Kaya sinama ko si Wesley para kasama lang sa series na susubaybayan natin. Titingnan natin yung mga laro ni Wesley na nakalaban niya lahat ng mga challenger ngayon sa candidates. Ganon din kay Magnus, no? Lalahatin natin. Pang-review na lang yung iba kung naulit na. So dito nag F4, umatake kagad si Duda para pressure. Ayan, mag F5. At kumapture naman si Magnus. Tinanggap ang gambit F4. At dito nag knight D4. Ayun ang idea pala dito ni Duda. So pagka-capture, nalihis yung pawn, gamitin yung d4 square at magkaroon ng pressure sa bishop and umatras lang bishop d7. So dito, mga kamatsas, bishop pair ang kay Magnus. Medyo mahirap kalaban talaga pag may bishop pair, no? Versus knight and bishop combination ng minor piece. Maraming nagagawa ang bishop pair. Okay? So dito nagrook hf1 para bawiin na yung pawn sacrifice at dito nagbishop f6. Hindi na naghangad si Magnus na mag G5 pa. Pagka ganito, huwag kayong matatakawan, mga kamatsas, na baka mamaya mag G5 kayo. Huwag lang makapture yan. Naku, sasabog ang King Shield pagka ganyan. Mag G3 lang yan. Mag G3 lang yan. Sabog yan.
O pag kumapture, queen takes g3, then later on mag-h4 hanggang sa ma-pressure talaga ang king. So nakasalalay ang king shield. So huwag tayong, ang tawag nila dyan, makipon, no? Huwag tayong makipon kung malalagay sa alanganin ng king, iba na lang ang gawin. So bishop f6 ang ginawa, nag-rook takes f4 at dito nag-bishop e5. Ayun, nagkaroon ng timing, nagkaroon ng tempo para from e7 nalipat sa e5, mas improvise ang bishop sa gitna. At dito nag-rook AC8, natural po, typical yan, no? Normal sa Sicilian ang nilalagay talaga ang tore sa C-file para may pressure. So dito, mayroong kagad plano si Magnus na kakapturin yung knight. Pag kinapture, may queen takes C2. Pag umilag, lipad ang bishop sa E2. At dito nag-C3, ayan, para pang-support na rin sa knight at wala na rin threat sa C2, nag-B5 naman. So isa yan sa isa pang plano ng Sicilian, kapag naka-A6 Nydorf pawn structure, bini-B5 talaga, parang isa sa idea ay mag-BB4 para pambasag sa queen side para maka-atake. At dito nag-knight F3, yun, para i-exchange sa strong bishop, and nag-bishop E6 lang. So hindi na iniwas pa, no? Kasi pag umiwas dito bishop f6 para masabing maintain ang bishop pair, eh mayroong e5, very strong, no? Pag kinapture ng bishop, kakapture ng knight, mabibitin po ang bishop sa d7. Pag kinapture naman ng pawn, bitin pa rin ang bishop sa d7. Kaya, ayun, nag-bishop e6 na lang dito si world champion. At dito nag-knight d4, bumalik si Duda para capturein ang bishop at pag na-exchange ang light square bishop, magiging opposite colored bishop nga naman, medyo may tabla-tabla na ang puti pagka ganun. So nag-bishop c4, umilag, queen f3, nag-b4, yan ang mga bangis ng atake na hinahanap-hanap ko lagi kay Magnus. Yung mga ganyan type na type ko lagi kay Magnus, yung mga ganyan tirade. Kinapture ang sacrifice, ano laman, so nag-queen b6, lalim mo. Pagka-capture sabay queen b6 lang, naka-threat ang knight, naka-threat ang pawn sa b4. At dito kumapture na sa bishop and then rook takes, nag-knight c2, nag-rook fc8. Yan ang dapat makuha natin mga kamatsas, yung ganyan diskarte, kung papaano mag-create ng atake at pressure. So, nag-sacrifice pawn, di pa binawi, pero ayan na, ito na ang kapalit. Iba yung pressure sa c-file, nag-rook d2, depensa sa knight. At dito nag-queen c6, tiniriple battery attack. At dito nag-queen takes f7 check. Ito pa isang great realization dito. Kung mapapansin nyo mga kamatsas, pinapa-capture lang ang pawn sa f7, di ba? Sa totoo niyan, medyo nakakailang yan. Pero discard yan. Queen c6, kahit capturing yan, isang ilag lang, wala nang kasunod. Pero ang realization nito, malakas pa rin ang bugso ng atake sa knight sa c2. So may problema, may tempo pang babalikan dito ang puti. Galing ng realization, no? Nag-queen f2, ayan, para todo-todo depensa dahil hindi po pwedeng umalis ng basta-basta. Halimbawa, mag-knight a3, diretso kagad, matchas kagad sa ilalim. Pag kumapture, aroy, may capture, matchas kagad. Okay? So, kaya dito ay nag-queen f2 muna and nag-a5, another pawn sacrifice. Ganda, no? So, talagang grabe. Nag-a3 lang. Bakit kaya hindi kinapture ni Duda ang isa pang sacrifice? Mayroon kasing rook a4. Ayan, medyo may kalaliman lang, no? Rook a4, babawiin yung pawn sa a5. Tapos later on, itong a2 and b2, pwedeng tapatan ng tore yan. Dalawang tore, mapupunta dyan. Grabe ang pressure niyan, mga kamatsa, sobra. Kaya tindi. Nag-a3 lang, depensa, kumapture. Then, knight takes b4, queen takes e4. At dito, umilag king a2. So, talagang sunod-sunod ang kagandahan ng pagda-drive dito ni World Champion. Ibigay ko sa inyo pagkakataon ngayon. Sige po, isa-shoutout natin ang unang makakasagot. Ano ang best move na binigay dito ni World Champion? Sige, analyze tayo mga kamatsas. Pang-training para tayong nag-solve ng puzzle. Sige po, magandang tanghali sa inyong lahat. Basahin ko, unang makakasagot, shoutout natin. Ano ang best move dito? Black to play? Guess nyo? Mamaya po, shoutout natin na mamaya. Pagkatapos nating i-analyze. Rook takes b4. Ayun, ay, sensya na ha. Doon sa nag-rook takes b3. Ang tama ay rook takes b4. At ang unang nakasagot ay... Ayun, rook takes b4 si Benaya Kapate. Ayun, Benaya Kapate. Okay, congratulations ha. Rook takes b4 ang ginawa dito ni World Champion. Okay? So, pagka ganitong napansin nyo mga kamatsas, sobrang aktibo na ng mga pyesa nyo.
halos aktibo ng lahat, no? Talagang may atake ng paparating. So minsan magkakaroon kayo ng hinala na sobrang active din ang mga pieces, may lumalabas ng mga sacrifices pag kaganyan. So lagi kayo magbabantay kagaya niyan, no? Hindi nakalagpas kay Magnus ang Rook takes Knight o Rook takes B4. So capture. So ginawa dito, kinapture, then Rook AA check. Nag King B3, obligadong umalis, pero dapat makita itong strong follow-up move na Rook B8. Dapat makita talaga yan. Kasi yan talaga, kapag hindi alam yan Rook B8, mabibitin. Bitin yan. So Rook B8, yan ang malakas. May Rook takes B4, may Queen takes B4 na paparating. So ang ginawa dito, nag King A2, nag Queen takes B4. Ayun. So parang wala lang, no? Parang nakahinto lang, pero ang lakas eh. Nag Rook C1, ayun, tuluyan na talagang lumaki ng lumaki ang lamang ni World Champion. Nag Queen A4 check, nag King B1, at dito nag Queen E4 check. Sunod-sunod, humarang na lang ng tore, Rook 1 C2. Bakit kaya nag Rook C2, no? Bakit kaya hindi bumalik sa A2? Kasi mayroong Rook AA check. Na kapag nag King B3, mayroong Queen A4 mamamatchas. 'Yun ang laman. Matindi. Kaya dito, humarang na lang. Kung ito naman ang panghaharang, nako, lalong delikado. May Rook takes B2. Check, hindi pwedeng kumapture. Nakapin, pag nag-King A1, may Queen A4 matchas. Tulis! So dito, force, Rook C2. At dito, ayun, no? Perfect, precise mga kamatchas. Bishop takes B2. No? Pero ito talagang, talagang pinakamakikita ng human eye. No? Rook takes B2 kasi with check. Kaso pag King C1, lamang pa rin ng black pero may sayaw pa ng konti, magro-rook B3. Oh. Medyo mahirap makita ang accurate move. Baka mamaya kumabuse pa. Hindi pa makita eh. No? Kaya ito perfect move. Bishop takes B2. Na pag inalis ang bishop, may strong check. Takpo. Ayan, malapit-lapit na. No? Nag-queen F3. Ayan, para maawat-awat ang queen ni Magnus. Pero precise pa rin mga kamatsas. Nag-queen E1 check. At dito, nag-rook D1. Hinarangan. At last shot, Bishop D4 check. Dito po ay naparesign na si Duding. Ayan, naparesign si Duda. Bakit nagresign? Kasi kapag pumunta siya sa A2, mayroong Queen A5 check. Kapag humarang Queen A3, mayroong Queen D5 check. Yan ang purpose ni Magnus. Bakit siya nag-Bishop D4? Para nakakover ang D5 square. Talino, no? Nilagyan ng pintuan, no? Wala nga naman, libre nga naman yung Queen D5 check. At only move, Queen B3. Queen B3, then matchas. Okay? So kapag naman pumunta dito, after Bishop D4 check, nagpunta sa C1, mayroong Bishop E3 check. At kapag humarang, only move, Rook C2, then Bishop takes D2 check, King C2, mayroong Rook C8 check, King B1, at mayroon ditong Rook C1. So, wala na. Mapupuwersa ng kumapture, then capture lamang ng isang pyesa ang black. At kapag naman pumunta dito, mayroon namang Queen E5 check. Ayun, matetempohan naman. So, wala na. Winning na rin kasi lamang na ng isang bishop. Yan ang bangis ng unang naging laban between World Champion Magnus Carlsen and Duda noong 2015. Yan ang kauna-unahan nilang naging laban. So, ibig sabihin, dito sa ating ayan, dito sa ating, meron tayong total dito, no? Lalagyan natin ng 1 point kay Magnus, tapos 0 kay Duda. So, lahat yan maglalaban-laban simula't una, habang nag-iintay tayo ng candidates, gaano kaya kahaba itong series na ito, no? So, malalaman natin kung sino may pinakamaraming score na makukuha based sa kanilang naging laban mula nung una pa hanggang sa ngayon. Okay, so yan po ang ating series na susubaybayan mga kamatchas para magkaroon tayo ng idea kung sino ba talaga ang pinaka-best challenger ni Magnus para sa World Championship. At sinama ko na si Wesley. Malay nyo, gumit-git, no? Sa lahat ng mga score. O di, kahit papano, nagkaroon tayo ng idea. Ba, maganda palang git-git na ginawa ni ano, ah. Nakisabay pala si Wesley. Parang ganun. So malalaman natin yan mga kamatsas. Okay? Salamat po ulit. Magandang tanghali sa inyong lahat. At mamaya, at anong oras? Alas 4? Alas 4, meron po tayong live sa ating FB, Kamatchas. So, sa mga gusto makipag-sparring, makipaglaro-laro, open tayo mamaya. So, sparring tayo mamaya, alas 4, no? Sa ating Facebook page, Kamatchas. Okay, magkita-kita tayo mga Kamatchas. Okay, bago tayo magtapos, ay binabati natin sila Bricks TV, Esmel Nico M, Jose Alvarez, Jonel Obena, Jan Patrick Balanova, Jan Carlo Gawan,
Giorenz Bernardes to J. Mark Rapper, shout out from Bohol, Ricardo Staines, Raniel Domingo, Raymark Bagongon, Chris Richard Basco, Chan TV, Cesar's TV Vlogs, Vivencio Perote, Mira Fior TV, Molina Mok, Mary Grace Mones, Shem Kapatoy, ayan, and Laudemer Rayos, Leo Ben Junior Official, good afternoon po coach. Nakapanood na naman at paniguradong maraming matututunan ulit. Watching from Bulacan. Ayun. So, at ito pa pala, no? Sa mga nag-share ng ating stream, kay Sander Massimo, Daniel Habonero, Lennox Samson, DJ Llamas, Christian O. Mendoza, Kaiser Jan, and Jaron Murillo. Ayan, thank you po. So asahan nyo tuwing alas 12 ng tanghali, magkakaroon tayo ng ganitong pasada ng the best challenger ni Magnus sa darating na World Championship. So lalahatin natin yan, no? Magkakalaban-laban yan, ia-analyze natin. Yung mga games na hindi tabla, no? Yung mga nagkatalo sila, yun lang ang bibilangin nating points, mga kamatsyas. So bukas po alas 12, God willing, ay live na tayo. Ngayon lang na late kasi unang pasada ulit, nag-prepare pa ako ng marami. Okay, mamaya ulit, alas 4, magkita-kita tayo sa ating FB page, Kamatcha. Salamat po, bye!